Bible. Makinig kayo. Nag-improve ang kondisyon nyo. Sige, ituloy nyo lang. Maganda yung ginagawa nyong kombinasyon. Kahit pa paano, nagpapasalamat kami sa pasaway na yun na umiwan sa team habang nagkakagulo. Sige, bukas na uli sa laban namin. Huwag kang mag-alala. Basta, gagawin namin ang lahat. Ano ba kasi ang nakikita ng problema ng matabang to? Para sasabihin niya lang naman na nakapasa ako eh. Sa tingin ko, okay naman to. Oh, sige, pasado ka na. Ha? Kaya simula sa oras na to, ikaw nang bahala sa laban ng Blues at Rockets at sa mga susunod pang laban. Oh, sige, ako nang bahala. Tono, bagay na bagay sa'yo. Natutuwa kami para sa'yo. Tono, baka may mabawakan na may uniform mo kahit sandali na sina. Ay, wala! Hindi mo ba alam na ang kwartong ito ang bilisan ng Blues? Hindi ka pwede pumasok dito! Aray ko naman. Teka, ano ba itong binigay mo? Pwede ba? Huwag ka na maraming tanong. Simula mo na ang pagtatrabaho. Bilisan mo na! Makinig ka. Ikaw ang nakatoka sa West Side Seat sa second floor. Kung maliwanag na, kumilis ka na. Ano? Parang malabo yata. Ha? Ha? Bakit? Ano yun? Pana? Tolo yung nakasulat dyan. Pahamak talaga kayong dalawa. Ito kasi si Eddie. Hindi namin alam na... Kumahimik ka! Akala nila tagatinda ng kola ang pinasukan ko. Bakit? Ano bang tingin nila sa Intergalactic League genius sa tulad ko? Siyempre, maliit at saka... Rico... Ay, baba mo ako! Ano bang kailangan mo sa akin? Bitiwan mo ako! Ano ba? Sabi ko, bitiwan mo ako! Hindi ako pumasok dito para magtinda lang ng cola. Si Tanda nga! Alam mo, meron akong kakilalang kamukha mo. Siguro 15 years old ka rin, ano? Wow, ang galing talaga nun, nakakabilib. Ganadong maglaro si Gyuma, oh. Hindi bale, ayos lang yan, Tono. Nasa laro ang atensyon nilang lahat ngayon, kaya siguradong wala ba kakapansin sa'yo. Ah, talaga? Hindi, nagbibiro lang ako. Ay, itong ganitong gusto mo, ha? Ayan! Ayun! Ang galing! Amo, titigil na ako! Ha? Ano? Masasak na nga na? Ano? Masakit na? Hoy! Kulang nga. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko, bata? Sabi ko sa'yo, bigyan mo ako ng cola. Bilisan mo! Ano? Oh, sandali lang! Bakit mo ba ginawa yun? Nalusutan niya yung tatlong bantay niya nung oras na yon. Iwan niyo nga ako! Ano ba yung ingay na yun? Iwan niyo ako! Magsakit na naman sa akin! Sadali! Sino? Si Diyoshi ng Earth Team? Si Diyoshi daw yun? Si Diyoshi nga, o. Anong nangyari? Nagtitinda na lang ngayon ng kola si Diyoshi? Nalaman ko dahil tinawagan ako ng reporter ng Cosmo Sports. Ang sabi sa akin, mukhang nagtatrabaho raw yata si Hideyoshi sa Frontier Stadium ng Blues. Dating player na nagtitinda na lang ng cola sa stadium ng ibang team, ngayon lang nangyari yon. Kung hindi natin siya pipigilan, baka magka-problema tayo. Ah, mayam mo siya. Pero, Mr. Yoshimon eh. Ano bang ginagawa niya? Umalis siya ng team para lang magtinda ng cola? Baliw talaga. Ano bang iniisip niya? Ah, sabihin mo, bakit ka papagaak sa iyo ng panawalang taong umalis na sa team ko? Mahalaga ang susunod na laban ng Earth Team. Kaya yun ang dapat na pinagtutuunan ng pansin ngayon. Para talaga silang mga bata. Tama na, huwag ka na malungkot. Simula't sa pool, hindi ba? Ganito na talaga tayo, nagsimula tayo ng wala kahit na ano. Kaya ngayon na nagbebenta na ulit tayo nitong cola, wala naman siguro masama ron eh. Huh?
Tono! Tono! Wow! Ang laki! Naiwan nila nakabukas yung mga ilaw. Teka, may dala ba kayong bola? Bola? Oo, siyempre naman! Ayos! Simulan na natin! Basketball time na! Huh? Eddie, yung basketball shoes ko. Bakit naman kinalimutan mong dalhin? Lagi ka kasi naka-roller skates pag nagtitinda ng cola eh. Sino man nagtitinda ng cola? Pero ayos lang naman kahit hindi ka naka-basketball shoes, hindi ba? Hindi pwede! Hindi mo ba alam na sagradong lugar ang basketball court? Hoy, kunin mo yan! Pero sarado na yung locker room dito. Bukas na tayo maglaro. Oo nga. Hindi kayo nag-iisip. Paano naman kayo nakakasiguro na makakabalik pa tayo rito? Huh? Wow! Oo nga, basketball shoes ka ito. Isa naman ang galing ang sapatos na yan. Tono, nakakapagduda yan. Sigurado akong isa lang itong patibong. Sino ka? Sino man yung nandyan, lumabas na! Hindi kami maulog sa patibong mo! Hindi kami natatakot! Nagtago ako nung hindi man lang nag-iisip. Tono, umalis na tayo! Kahit paano tignan, nakakapagduda to. Sinusuot ka na yung sapatos. Mukhang okay naman ah. Ayos! Tara na! Huwag na natin patagalin pa to. Umpisa na natin! Huh? Anong problema? Tono, alam mo, parang ka kasing... Parang kasi si Yuma! Tumihigil nga kayo. Para ako si Yuma. Tandaan nyo, balang araw, tatalunin ko siya. O paano? Tara na! Okay! Lakasan nyo! Tara na! Mr. President, si Ms. Lisa. Papasukin mo. Liz, matagal din tayo hindi nagkita. Ang ibig bang sabihin nito, babalik na ang anak ko na si Liz Murdoch? Fine. Hindi. Pumunta ako rito ngayon dahil meron akong hihingin pabor sa'yo, Mr. Murdoch. Pumunta ako rito dahil yung isang player namin nagtitinda ngayon ng cola sa Blue Stadium dahil sa pinirmahan niyang kontrata. Totoo ba yun? Akala niya kasi para sa pagiging player ng basketball yung kontratang pinirmahan niya. Player ng basketball? Ibang klase. Hindi ko kalahin na meron palang tao na ganong kahina ang ulo. Oo nga pala, mukhang nakakaagaw ng atensyon yung team mo na puro earthlings. Makinig kalis. Bilang director ng Intergalactic League, minsan ko lang sasabihin to. Sana maintindihan mo. Sabihin mo, talaga bang iniisip mo na matatanggap sa Intergalactic League ang koponan na yon ng mga tao? Hindi ang sagot doon. At napatunayan na yan sa kasaysayan ng Intergalactic League. Para sa isang Goran, nakapagtatakang masyado kang interesadong suportahan ng mga Earthlings. Hindi pa ba sapat yon, Diz? Ang gusto ko, bumalik ka na uli bilang masunurin kong anak na si Liz Murdoch. Kapag ginawa mo yon, pinapangako kong ibibigay ko ang lahat ng hihilingin mo. Kung gusto mo maging isang coach, irerekomenda kita kahit sa ang team na gusto mo. Alam mo, gawain lang na isang hangalang ipagkatiwala ang pangarap niya sa isang mababang lahi na tulad ng mga Earthlings. Alam ko naman na yan ang iniisip mo, Mr. Murdoch. At saka hindi mo na ako anak ngayon. Wala na akong balak bumalik. Siya nga pala mga Earthlings. Hindi sila mababang lahi na gaya ng sinabi mo. Kung gano'n, tapos na ang pag-uusap na ito. Kahit kailan, hindi ko mapagbibigyan ang kahilingan mo. Sige, aalis na ako. Ah!
Kung hindi naman ako maglalaro ng basketball, dapat hindi na ako nakasuot ng uniform na to. Puro ka bulak, Bol! Ay, ako! Hindi ako nagbubulak, Bol! Nakakaasar silang lahat. Parang basurang trato nila sa tao. Hoy, Kola Boy! Anong Kola? Tumahimik ka agad! Nakakapikon na talaga sila. Bakit? Ano bang palagay nila sa akin? Tono! Tono! Hmm? Ito! Tingnan mo to! Dali! Meron palang laro ngayon ng Earth Team! Ang Earth Team? Naglalaro sila ng basketball. No? Ang sama ng laro ng Earth Team kapag wala ako, kaya hindi ko papanoorin yan. Ay. Ito na. Sandali. Di ba si Diyosi yung kausap niyo? Hindi siya. Hindi siya yun. Oo, hindi siya yun. Swerte natin, bukas uli ang ilaw ngayon! Pero bakit kaya dito lang palagi yung merong ilaw? Oo nga, no. O tara, umpisa na natin! Maglaro na tayo! Okay! Okay! Sandali, ano ba to? O yan, o dito! O sige! Pagkakaalam ko kasi, kahit ang Blue Star player pa ang gumagamit ng court ng walang permiso. Malalagi din siya sa delikadong sitwasyon, hindi ba? Hindi naman totoo yun. Paano kasi? Iniisip ko na kung magkatulad kami ni Hidiyoso, siguradong pupunta siya rito kapag may court at mula siya. Tingnan mo, pumunta nga siya. Yung tulad nga lagi mangingibabaw sa kanila. Sa panunod pala, magkaka-interes ka na. Matagal na nung huli ako makakita ng tulad yung kuha pag naglalaro ng basketball. Alright! Tama na yan! Sa tingin ko, okay na yung practice na yan para ngayong araw. Magpahinga na kayo. Kakaiba pa rin ang pakiramdam ngayon. Nawala rito yung pasaway na yun. Oo. Oh. Nung nakaraang laro natin, iniisip ko kung ano kaya nangyari kung nandun siya. Pero nakasisiguro ako na ibang iba yun. Oo, sigurado yun. Yung nga pala mga critics natin yun sa Intergalactic Minor League, napansin ko na para lalo yata dumami. At saka bukod doon, mukhang wala rin tayo sa posisyon para purihin ang mga taong gaya natin. Pabalikin niyo na siya rito. Sa totoo lang, hindi naman masasabing trabaho yung pagbebenta ng cola. Kapag inalis mo ang basketball sa isang basketball monkey, magiging unggoy na lang siya. Bukod doon, magbabago lang ang Earthling kung magsisikap muna siya para sa sarili bago pumasok sa Intergalactic League. Kung nasang team siya, yun ang pinakamalakas na team. Pero higit sa lahat, si Hideyoshi ang Earth's monkey, hindi ba? Narito lang pala kayo. Ano nang balita sa pasaway na yun? Nagtitinda pa rin ba siya ng cola? Oo, malamang ganun pa rin. Totoo bang nakipagkita ka kay Murdoch? Oo. Pasensya ka na. Dahil sa batang yun, napilita ko tuloy gawin yun. Hindi. Kaya ako naman ginawa yan dahil trabaho ko talaga yon. Mahalagang player kasi natin si Hideyoshi. At para maipakita ang tinatagong lakas ng mga Earthlings, dapat narito siya. Bilang coach, responsibilidad ko na ibalik siya rito. Ang totoo, nagagawa mo na maayos ang trabaho mo. Ang problema nga lang, dahil umi-eksena yung unano na yun at yung swapang na matabang Goran, yun ang nagpapasama ng lahat. Pero huwag mo nang alalahanin pa yun. Gagawa ko ng paraan para makabalik siya. Walang problema kahit magpakababa ako sa harap ni Berta. Mr. Yoshimune. Gagawin ko yun. Kahit puro problema ang binibigay sa atin ng pasaway na yun.
pili niya sa kontrata, kaya wala naman ako nakikitang anumang problema. At saka bukod pa doon, nanggaling sa minor league ang mga yon. Ito lang ang masasabi ko, kahit na ano pang sabihin nila sa'yo, basta tanggihan mo lang sila. Sinasadya mo talagang papirmahin sa maling kontrata ang mga tao. Hmm? Hindi ba, Lloyd? Teka muna, kayo pala yan, Mr. Guma. Mas maganda kung ipapawalang visa mo yung kontrata. Bibitiwan ko ang number ko sa Blues. Pag hindi mo ginawa yun. Oo. Sige. Isang taong ko ba talaga isusuot ang uniform na to? Nakakainom naman tayo ng cola. Tama na yan. Mahina naman ang carbonation ng cola na to eh. Hindi! Yoshi! Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Narinig kong pumupunta ka raw sa basketball court nang walang permiso pagkatapos sa trabaho. Totoo ba yan? Hmm? Para na sa mga players ang lugar na yan! At isang sagradong lugar ang court! At saka para sabihin ko sa'yo, hindi pwedeng lakaran ako sino-sino ang lugar na yon, lalo na ng taong katulad mo! Ibig sabihin? Hindi, nagkakamali ka yung iniisip. Hindi pwede mangyari yun. Oo nga pala, pumunta ako rito dahil merong isang sikat na malalaro nagreklamo sa amin. Ay, hindi ko alam kung sino sinasabi mo. Pero sa tingin ko, siya yung nandun sa court. Tama na! Kahit na ano pa sabihin mo, tanggal ka na! At sigurado sa oras eh. Babalik ka na uli sa magiging player. Tanggal? Tanggal na ako? Oo, tama. Simula sa oras ito, hindi ka na magtitinda pa ng cola. Galingan mo para makarating ka rito. Hihintayin ko pagbabalik mo. Yung masin cola mo, napakatabang ng tibla. Oo nga, tabang-tabang. Tama yun, walang lasa. Balik sa bayan rito. Huwag na kayong babalik dito, tandaan nyo yan. Ginawa niyo yun? Ano ba nangyari? Hindi ko pwedeng sabihin ang detalye. Mukhang may ginawa na namang gulo si Hideyoshi. Oo, wala na. Natapos na yung usapan tungkol doon sa kontrata. Tinanggal na siya. Marami kaming binigay na problema. Nabahala ka pa namin. Oo, tama sinabi mo. Teka, sandali lang. Bakit may ilaw na naman dito? Para sa naman kaya ngayon ang ilaw na to? Hmm? Si Guma? Anong ginagawa niya rito? Yung basketball shoes ko kaya. Yung bata talagang yun, oh. Ano sasabihin natin? Para kasi masama ang kutub ko, eh. Ang galing! Okay yung combination na yun, ah. Sa palagay ko, mahirap na yata makabalik. Sige, magsipaganda na ka. Diyoshi, nandiyan ka na pala? Oo. Bumalik ako para sa inyong lahat. Hindi ka naman namin pinababalik, ah. Tara na! Magiging maingay na uli rito.